guys! Kasama ko nga pala ngayon si Chichi. Mabay na kasi nagagalit na siya. So, kikwento ko nga pala sa inyo kung ano yung ginawa ko nung nagkasakit si Chichi ng isang linggo. Kasi, unang napansin ko, hindi siya kumakain. Sobrang tamlay niya. Pangalawa, nagpupupo siya na may dugo tapos masangsang. Pangatlo, nagsusuka din siya na may dugo. Tapos, yung amoy niya ay hindi nga naman talaga kaaya-aya. Parang ano, yung sa isda, ayun. Kapag tumagal yung hasang ng isda, ganun yung amoy. Sobrang ano talaga, sobrang baho. So, ang ginawa ko, nag-research ako. Ito, disclaimer lang, hindi ko nire-recommend to. Ito lang yung ginawa ko na gusto ko lang i-share. Kasi, ilang beses na ako namataya ng aso na ganun yung symptoms. Tapos, ngayon ko lang itong ginawa at ngayon lang din nabuhay. Ngayon lang ako nabuhayan ng aso na may ganung sakit. Tapos, una kong i-share sa inyo kung anong gamot. Ito, dextrose monohydrate. Ayun. Nabibili siya sa mga, ano, sa mga bilihan ng mga pagkain ng manok. So, ito, it cost 80 to 85 pesos. Ano na siya? Ilan ba to? 300 grams. Nandito yung indications niya. Tapos, kung paano mo siya gagamitin. Ginawa ko kasi, so 250 ml na bote. Naglagay ako ng 3 to 4 teaspoon. So, dahil malala na nga si Chichi, ginawa ko ng 5 teaspoon. Tapos, pinaiinom ko sa kanya yon. Hindi din naman niya nauubos eh. Ang ginagawa ko, kapag kinulong ko siya, nilalagay ko yung tubigan niya, nilalagyan ko na nito. Tapos, iba pa yung pinaiinom ko sa kanya nasa pilitan. Kasi hindi talaga siya iinom. Tapos, pangalawa, pinaka-effective, bumili ako ng S&P 500 na nagkukos lang ng 25 to 20 pesos. Tumalsik. Sorry. Tapos yun, 20-25 pesos. Tapos gagawin mo siyang hatiin mo lang siya sa gitna. Tapos ginawa ko, since medyo mahirap ipainom kapag first time ng tuta, tapos tablet pa, ginawa ko, kumuha ko ng chaser, alam niya chaser, diba? Chaser, tapos dalawang kutsara ng tubig nilagay ko doon, tapos tinunaw ko. Tapos pagkatunaw, binuka ko yung bunganga ng aso, tapos pinilit ko siyang painom hanggat sa mainom niya lang lahat. Tapos yun, every 12 hours yung pinapainom. Medyo mahirap nga lang, pero tsaga-tsaga kung talagang mahal mo yung aso mo. Kasi kapag nag-alaga ka, kailangan mo panindigan, paliguan mo, pakainin mo, pag nagkasakit, huwag mo hayaan. At least, ginawa ko yung best ko. Sabi ko, kung mamatay man si Chichi, ginawa ko naman yung best ko na mabuhay siya. Ginawa ko naman yung makakaya ko. Nag-research talaga ako. Ayun. After 1 week, one week, hindi siya kumain. Dalagang inisis ko lang talaga tong dextrose para naman kahit papano hindi siya ma-dehydrate. Eh nga lang kasi pinangamba ko 1 week na hindi siya kumakain. Kaya talagang dapat tutok ka sa pagpapainom ng dextrose or tubig sa mga tuta. Ayun lang. Thank you. Sana nakatulong ako sa inyo. Kasi alam ko, minsan uso yung ano. Ganun sakit. Tsaka wait lang. So, magtatanong ko bakit di ko siya dinala sa vet. Kasi nga, quarantine. Walang bukas na vet ngayon. So, kailangan kong maghanap ng way para matulungan ko si Chichi. Para mabuhay si Chichi. Yun lamang po. Salamat!